praise the Lord sapagkat tayo po ngayon muli live tayo. Ang ating pong bansa ay patuloy na bumabangon sa ating pong kalagayan. Anumang sakuna, anumang mga challenge sa ating pong buhay ay patuloy po tayong narito para sumamba sa Panginoon. Pero bago ang lahat mga kapatid, ay magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay tayo po muna ay magkaroon ng pagbati sa mga kapatid natin sa iba't ibang sulok ng mundong ito. Binabati po natin ang mga kapatid natin, mga kaibigan at nakikiisa sa atin po sa Japan. No, yes. Dahil po mga kapatid yan, si Brother Gucci at ang lahat po ng mga kaibigan at nakasama po namin at nanonood po sa live na ito. Ganyan po sa Amerika, sa US, no, sa Hong Kong, sa Japan at sa Korea. Saan po kayo sulok ng mundo? Sa Saudi Arabia, sa bawat bahagi po ng mundong ito, kami po ay nagpapasalamat sa Diyos at tayo po ay kasama natin. At higit sa lahat po, maging sa ating mga probinsya na narito sa ating bansa, sa Negros, sa Pampanga, sa kung saan man po lugar kayo naroon, sa Baguio, may mga kaibigan tayo na sa Baguio po, no? May mga nanonood sa atin. At ganyan po, higit sa lahat ang mga kapatiran natin sa BLC, sa BLC family na yan po ngayon na nakiisa sa ating pong live streaming natin at binabati po natin, hindi lang po natin siguro mababanggit ngayon, no? At nariyan po kayo at kayo po ay nagko-comment at tuloy lang po ang ating pagko-comment sa ating pong mga naririnig, yan po ay nakakapagbigay ng encouragement sa bawat isa sa atin. And praise the Lord dahil alam po natin na walang imposible sa Panginoon. Hallelujah! Dahil ang kanyang pangalan ay higit na makapangyarihan sa anong pamampung sitwasyon mayroon po tayo mga kapatid. So binabati ko po muna ang ating mga sa likod ng ating kamera dahil altap tayo po ngayon na sa MECQ tayo ngayon. No, tayo po ay talaga namang lima-lima lang, no? At kailangan lang tayo po ay magkaroon ng distancing. At salamat po sa ating gobyerno na ngayon po ay pinayagan ang marami ng mga business. At sana po mapayagan na rin ang church dahil alam po natin ng church po si Lord ang kanyang nilalapitan. Si Lord ay nananalangin ang church para sa kagalingan. And I believe ng bawat isang Pilipino at bawat tao ay nananalangin sa Diyos dahil naniniwala siya na ang Diyos lang ang pwedeng magligtas anuman ang kanyang sitwasyon. Kaya ang church dapat po ang siyang ating i-priority. Kumisan, priority natin ang business, priority natin ang saan pa mang anumang sitwasyon ng ating bansa, pero nakakalimutan natin na ang Diyos dapat ang ating priority. Amen? Kaya priority natin na mag-church, priority natin na tayo po'y makinig ng salita ng Panginoon. Kaya ano kalakonan niyo po, wala akong nakita sa Biblia na pinabayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. No? Walang taong pinabayaan ng Diyos. Kung ito man ay may virus, ang Diyos ang magliligtas sa iyo. Hindi ako ang magliligtas sa iyo. Hindi ang Panginoon na nasa loob ng church. Dahil ang Diyos ay gumagawa ng himala sa kanyang mga anak. And praise the Lord! Again, ako po ay bumabating sa lahat ng aking po mga leaders, mga kapatiran, no? At salamat po muli sa ating po ang Panginoon. Okay! Sige po, magpapatuloy na po tayo. So, muli, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Batiin mo muna sa kaliwat kanan mo, sa likod at sa harapan, sa iyong tahanan, sa iyong trabaho, sa ang naman naroon, nakatayo ka man o nakaupo, nagmimiriyan na ka man o nag-aalmusal, sabihin mo sa kaliwat kanan mo, you look great and wonderful. You look great and wonderful. Yes, you look great today. You are wonderful today. At ang ating pong pag-aaral ngayon, last Sunday, ay tinalakay natin about dun sa ating pong mga kananayan. Dahil ang mga kananayan natin ay panahon ng kanila pong araw nung Sunday ho, the Mother's Day. At ngayon po ay nakita po natin kung gaano kabuti ang isang magulang, kabuti ang isang nanay na kung saan ay madiskarte ang mga nanay. Ang mga nanay ay kaya nilang gawin ang anong pumang bagay para sa kanilang mga anak. And tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon dahil po tinatalakay natin ang ating mga kananayan at ang karakter po ng isang nanay. At ngayon po,
ay tatalakayin naman natin, no? About pananampalataya. So ang ating pong tinatalakay o tatalakayin, ating pong topic ngayon ay nabubuhay sa pananampalataya. Ito po yung Tagalog, no? Live in faith. No? Tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya. Tayo po ba ngayon? Gaano po ba kalalim ang ating pananampalataya sa Diyos? Gaano po ba katatag ang ating pananampalataya sa Panginoon? O di kaya tayo po sa ngayon ay talaga namang sumusuko na, umaaray na, umaayaw na, at parang ang Diyos ay walang ginagawa sa atin pong kasalukuyang sitwasyon. Tandaan po natin, ang Diyos po, ang Panginoon, ang kaniyang kabutihan ay sagana sa bawat isa sa atin. Kung last Sunday, tinalakay natin ang kabutihan ng isang ina, ngayon po ang isang ama naman. Yes. No? Na kung saan ay sa pamamagitan ng buhay ni Abraham. Na kung saan si Abraham po ay talaga namang pinagpala ng Panginoon. Si Abraham po ay hindi hinayaan ng Diyos na maghirap. Si Abraham po ay hindi na hinayaan na magkulang. Bagkus si Abraham po ay pinangakuan ng Diyos. At ang pangako ng Diyos sa kanya ay hindi lamang ang mga pagpapalang kanyang matatanggap. Higit sa lahat, yung pinakamahalaga sa kanya ay magkaroon ng isang anak. Magkaroon ng anak. Itong si Abraham po ay may pangako ang Diyos sa kanya. At ang pangako ng Diyos sa kanya, ang siya kanyang naging tungtungan. Kaya nga po kapag ang ating pong tungtungan sa panahon natin sa ngayon, mga kapatid, marahil ikaw ay dumadaan ka sa mga hamon ng buhay, dumadaan ka sa kahirapan, dumadaan ka sa quarantine ng buhay mo, dumadaan tayo sa kakulangan, kapatid, may pangako ang Diyos sa atin, katulad po ni Abraham. At dito po, ito ang nagiging daan kung paano po si Abraham ay tinawag ng Diyos, the Father of Faith. Tinawag ng Biblia, a friend of God. Hallelujah! Isang ama ng pananampalataya at kaibigan ng Diyos. Mga kapatid, dito po ay makikita natin, sabi nga po ng Psalm, sa Awit 1 verse 3, the person is like a tree planted by streams of water, which yields fruit in season, and whose leaf does not wither, whatever they do prosper. Ang isang tao po na ang kanyang sinasandala ng kanyang pananampalataya ay ang Diyos, ang pangako ng Diyos, ang sabi ng Biblia, tulad daw siya ng isang puno na nakatayo sa isang batisan, sa isang stream of waters, at ang kanyang mga bunga. Hallelujah, na sa kapanahunan, hindi ito malalagas ang kanyang dahon, bagkos ang kanyang gagawin ay magtatagumpay. So lahat ng tao po na sa Panginoon na sumasampalataya, na sa kanyang buhay ay naroon ang pananampalataya sa Panginoon, katulad yan ng isang puno na nakatanim sa ibabaw o sa isang batisan. Hallelujah! Amen! So dito po makikita natin, ano po ba ang pananampalataya? O what is faith? Ano po ba ang faith sa ating buhay? Sabi ng Hebrew 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya may Diyos. At ano pa po, siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. So sa Diyos, nang sabi dito, nalulugod ang Diyos sa Kanyang mga anak, na kung saan po ay mayroong pananampalataya sa Kanya. Kapatid, maaaring tayo sa ngayon ay nasa MACQ, GCQ, ACQ, pero dahil may pananampalataya ka, may problema ka, pero may pananampalataya ka, may sakit ka, pero may pananampalataya ka, may kakulangan ka, pero may pananampalataya ka. Amen? Sa oras na ito, ang Diyos, ang siyang ang ating pong kasagutan, katulad ka ng isang puno na ikaw po ay mamumunga sa kapanahunan. Ang sabi ng Bible, nalulugod ang Diyos sa kanyang mga anak. Nalulugod ang Diyos sa taong sumasampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang sumampalataya at lumalapit sa Kanya, sa Diyos ay dapat, ano po, binibigyan niya ng gantimpala ang siyang humahanap sa Diyos. Hallelujah! Nagbibigay ng reward ang Panginoon. Nagbibigay sa amin ng English, without faith, it is impossible to please God.
to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards earnestly to seek Him. Wow! Grabe po ang Panginoon. Dahil ikaw kapatid na nariyan ngayon sa tahanan mo, ikaw kapatid na nariyan ngayon sa bahay mo, sa trabaho mo, sa kamang bansa na naroon, dahil meron kang Jesus sa buhay mo, may pananampalataya sa Diyos tulad kanya ni Abraham na isang taong pinagpala ng Panginoon. So what is faith? Ang sabi po ng Bible, ang pananampalataya ay katiyakan. Sabi mo nga natin sa iyong katabi, sa iyong likuran, katiyakan. Yes! May katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yung mga bagay, yung mga declaration mo, kapatid. Yung mga pangarap mo, kapatid. Yung mga pinapahayag mo, kapatid. Hindi mo pa nahawakan, hindi mo pa nakikita. Pero naniniwala ka na mangyayari yan sa buhay mo. Ipagkakaloob ng Diyos ngayon at magpakailanpaman ang pagpapalang yan sa buhay natin. Ano sabi sa verse 2, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya nga po, inaaral natin ang buhay ni Abraham. Sapagkat sa buhay ni Abraham, patuloy siyang kinalugdan ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Si Abraham hindi po nabuhay sa bahala na. Si Abraham ay hindi nabuhay sa walang bahala, whatever will be, kay sira-sira, kundi si Abraham ay nakakatiyak. Dahil ang Diyos na kanyang pinanampalatayanan doon sa nakasanding, doon sa nakasandal, walang pagdududa na ang Diyos ay gumagawa para sa kanya. So dito po sa ating katalakayan, sa text natin sa Hebrews 11, chapter 11, ay makikita mo yung mga heroes of faith. Mga bayani sa pananampalataya. Ngunit atin po lamang titingnan ang panahon at pananampalataya mayroon si Abraham. Sabi po sa verse 8 ng Hebrew chapter 11, hanggang 10, ang sabi dito, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing pinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. See? Nakita po natin na si Abraham hindi po siya isang taong mareklamo, kundi isang taong masunurin. Isang tao po na handang sumunod kahit hindi niya pa nakikita, sumunod itong si Abraham. At verse 9, dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupain ay pinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaak at Jacob na tumanggap ng ganun ding pangako. Tulad din po ng taong ito, sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod, umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon, at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Kaya po sa ating pong buhay, kapatid, anuman ang sitwasyon mo ngayon, kapatid, ang Diyos ang nagtayo ng pananampalataya at pundasyon para sa iyo, at huwag kang mag-alala dahil ang iyong pundasyon, ang iyong pananampalataya ay matibay. Matibay dahil ang Diyos ang nagplano at nagtayo dito sa ating pong buhay. Kaya number one, sa ating pong pagkakalam sa buhay po ni Abraham, paano natanggap ni Abraham ang pagpapala sa kanyang buhay? How Abraham received the abundant life? Number one, hallelujah. Number one, paunlarin. No? Paunlarin natin, at ganyan po sa atin, paunlarin natin sa ating sarili ang pakikinig at pagsunod sa Diyos. Hallelujah. Ibig sabihin dito, kapatid, ang character ni Abraham ay natuto siyang makinig, natuto siyang sumunod sa Diyos ng kanyang buhay. Hallelujah. I-develop paunlarin natin, gawin natin ang pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Ito pong sinasabi ng Bible sa atin, na si Abraham, bagamat hindi niya nakikita, bagamat si Abraham ay hindi niya pa natatanggap, siya ay nakinig at sumunod sa Diyos. Ganun din po sa ating mga kapatid, paunlarin natin ang ating sarili. Saan natin paunlarin? Sa ating pakikinig at pagsunod sa Diyos o sa tinig ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Ano sabi po ng Romans 10 verse 17? Romans 10 verse 17, kaya ang pananampalataya
Okay? Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ulitin po natin, ang pananampalataya ay bunga ng alin? Pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Mahalaga po na mayroon tayo na papakinggan. Maganda po na tayo'y nakikinig sa salita ng Diyos kaysa makinig sa tinig ng mundo, kaysa makinig sa tinig ng sanlibutan, kaysa makinig sa tinig ng balita na kung saan ay nakakatakot. Nakakatakot ang mga sitwasyon sa ating paligid. Sabi niya nila, magkaroon ng matinding lindol, magkaroon ng matinding pang mga virus na darating. Hallelujah! Kung pakikinggan lamang po natin ito, nakakatakot. Pero, dahil ikaw ay may pananampalataya at ang iyong pinapakinggan ay ang tinig ng Diyos sa iyong buhay, ikaw ay nagiging matatag, ikaw ay nagiging matibay sa iyong buhay. Amen? Yeah. Jeremiah 35 verse 14 to 16. Tingnan ninyo mga anak. Hallelujah! Sabi ko nito, medyo nadab, hindi sila uminom ng alak hanggang sa araw ng ito sapagkat gayon ang minsan inutos sa kanilang ninuno. Ngunit ako'y laging nagsasalita sa inyo, hindi naman kayo sumusunod. So dito po si Jeremiah ay nagsasabi sa bayan ng kanyang pong pinaglilingkuran ay hindi sumusunod sa utos at tinig ng Diyos. Ang mga sarilahin ni Jonadab ay sumusunod sa utos ng kanilang mga nino, subalit kayo ay hindi sumusunod sa akin. Makikita natin dito, ang pagsunod ay mahalaga. Obedience, there is a blessing in obedience. Lucas 11 verse 28. Sumagot siya, higit na pinagpala ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ulitin ko po, Lucas 11:28. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala. Sabi mo sa katabi mo, higit kang pinagpala. Yes, higit kang pinagpala. Ngayon po, nag-worship tayo, higit kang pinagpala. Hallelujah! Walang virus na darating sa iyo, walang COVID na parating sa buhay mo. Dahil protektado ka ng Panginoon, mamamatay ang virus sa buhay. Sa baano darating sa iyo, mawawala, mamamatay ang virus na yan sapagkat pinagpala ka ng Panginoon. Amen! Kaya ikaw, kapatid na nariyan ngayon, na sumasampalataya sa Panginoon, makinig ka sa araw na ito na ang Diyos ay sumas sa atin. Philippians 4:9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me put into practice. Kailangan natin gawin, kailangan natin sundin, and that God of peace will be with you. Yeah. Ang kapayapaan ng Diyos, tingnan niyo po ang mga mananampalataya, tingnan niyo po ang mga Kristiyano sa ngayon. Kahit man nagkukulang ng ayuda, kahit man nagkakaroon po ng mga sakuna, may mga hamon ng buhay, tingnan mo ang puso ng isang mananampalataya. Tingnan mo, nandun pa rin ang kagalakan, nandun pa rin ang kasiyahan, nandun pa rin ang pag-asa sa kanyang pong buhay. Kaya, sanayin natin na tayo ang ating mga anak o pamilya ay namumuhay saan? Sa pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Number 2. Pangalawa po, sabi ng Hebrew 11 verse 11 to 12, dahil din sa pananampalataya si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya ay matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak, pananalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kita niyo po, si Abraham ay matanda na, 100 years old na si Abraham, at si Sarah po ay nasa 90 years old. Si Sarah po ay isang baong na babae, no? Ang kanyang lalagyan ng bata ay wala na, tuyo na. Sabi nga, wala ng pag-asa, wala ng pwedeng asahan pa. Pero dahil may pangako ang Diyos sa kay Abraham, si Abraham po ay nanatili at nakafocus sa pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Number 2, ituon natin ang ating sarili sa katapatan ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah! Number 2, kung bakit si Abraham po ay pinagpala ng Panginoon sapagkat ang kanyang isipan, ang kanyang sarili ay nakatuon lagi sa Panginoon sa katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Kita niyo po kung paano naging matapat ang Diyos kay Abraham. At kung paano rin si Abraham ay na pinanghawakan yung katapatan ng Diyos. Ganun din po tayo mga kapatid.
na tayo po ay dapat panghawakan natin, ituon natin ang ating pananampalataya, ituon natin ang ating katapatan, ang ating sarili sa katapatan ng Diyos sa buhay mo. Ikaw na nariyan ngayon, may pangangailangan ka. Maaaring ikaw po ay nakaranas ng ikaw po ay nakaranas na ikaw ay ninoko. Ikaw po ay nakaranas na ikaw ay pinabayaan. Ikaw po ay nakaranas marahil na ikaw ay hindi sinunod ang kanilang mga pangako sa iyo. Tandaan mo kapatid, maaaring man ang taong ito ay nagkamali, o di kaya hindi naging tapat sa iyo. Tingnan mo po si Abraham kung paano sa pinagpala ng Diyos, isang matandang lalaki at matandang babae, isang baog na babae na hindi na maaaring magkaanak. Pero dahil nangako ang Diyos sa kanya, 25 years ago, 25 years bago po nanganak si Sara ng isang lalaki na si Isaac ang kanilang naging anak. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako dahil ang Diyos ay matapat, dahil ang Diyos ay matuwid, dahil ang Diyos ay mabuti at mabuti sa buhay mo, sa iyong pamilya, sa iyong mga pangako, sa kanyang mga pangako sa buhay mo. Kaya kapatid, manatili tayo sa katapatan ng Diyos sa ating pong buhay. Amen! Joshua chapter 24 verse 15. Ano sabi po ni Joshua? But as for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah! Ikaw, pamilya mo, ang mga anak mo, dalhin mo kapatid sa Panginoon. Dalhin natin, hindi tayo po maglilingkod sa demonyo, hindi tayo maglilingkod sa diablo. Maglilingkod tayo sa Diyos na matapat, isang Diyos na mapagmahal, isang Diyos na sumusunod at gumagawa ayon sa kanyang mga salita. Sinabi ni Diyos kung paano naging matapat ang Diyos sa kanilang buhay. Dahil sa katapatan ng Diyos, kaya dapat natin siyang sundin sa ating mga buhay. Amen! Hallelujah! So napakabuti po ng Panginoon na sa araw na ito, hindi lamang po na natin atin pong ituon. Hindi lamang po natin i-develop ang atin pong pakikinig at pagsunod sa Panginoon. Pangalawa po, dapat ituon natin ang ating mga sarili saan? Sa katapatan ng Diyos sa atin. Number 3. Okay, mabibisit po tayo. And praise the Lord. Yan po ang maganda. Number 3. Sabi po dito sa Hebrews 11, chapter 11, verse 17 to 18. Ano pong sabi dito? Nang subukin ng Diyos si Abraham, okay, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Kung puso niya inihandog at isa-isa niya anak, kayong pinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Kita niyo po, grabe no, si Abraham tinawag ng Diyos na siya ay pumunta sa ibang lugar na hindi niya alam at hindi niya pa nakikita yung lugar na yun. Pero si Abraham nakinig at sumunod. At nung nangako ang Diyos sa kanya na si Sarah ay magkakaroon ng isang anak o magkakaroon ng anak, no? Bagamat siya po ay baog, bagamat siya po ay matanda na, si Abraham ay wala ng kakayahan na gawin ang isang bagay para sa isang asawa, hindi kaya ang babae para mandala ng kanyang sanggol. Pero dahil nangako ang Diyos sa kanya at nagkaroon po siya ng isang anak. At ngayon, dumating po ang blessing, dumating po ang pagpapala kay Abraham at kay Sarah. Anong ginawa po dito sa talatang ating binasa? Nagkaroon po ng trials, nagkaroon po ng alin? Testing ng hamon sa kanyang pong buhay. Anong ginawa? Ang sabi ng Bible, ialay ni Abraham ang kanyang anak sa Diyos. At ang pag-aalay po nito ay sa pamamagitan ng paghahandog. Hindi tulad ng church, na inihandog lang po sa church. Dito po ay inihandog, susunugin o di kaya papatayin ang bata. At dito po, ang siyang ginawa po ni Abraham. Pagkat si Isaac ay napaka-special sa kanya, tumanggap ng milyong-milyong pagpapala, kapatid. Hindi na daig ang kanyang pananampalataya. Hindi nagbago ang kanyang paningin sa Diyos. Hindi nagbago ang kanyang damdamin sa Diyos. Kahit siya po ay punong-puno na at nagkaroon na ng kasagutan sa kanyang mga panalangin. Bakit? Sapagkat si Abraham, ang kanyang pananampalataya
ay nakalagak ang kanyang sarili sa pagtitiwala sa Diyos. Ulitin ko po, number 3, ilagak ang ating sarili sa pagtitiwala sa Diyos. Ilagak, sa salitang ilagak sa English po ay anchor. Anchor, trust in the Lord. Hallelujah, ilagak natin, no, i-angkla natin, ikabit natin, ibaon natin ang ating pananampalataya, ang ating pananampalataya, pananalig sa Diyos mismo. At wala nang iba, kay Jesus tayo manalig. At dahil po yun ang ginawa ni Abraham. So ano po nangyari? Nung ihalay niya si Isaac, ang sabi ng Bible, God will provide. No, pinalitan at pinalitan ng Diyos si Isaac ay hindi na ihandog, kundi naglagay ang Diyos ng provision. Naglagay ang Diyos ng handog para sa kanya. So dito po mga kapatid, naniniwala tayo anumang nawala sa iyo itong 2020 dahil sa COVID-19, dahil sa mga pangyayari, maglalagay at magbabalik ang Diyos ng higit at higit pa sa iyo mga inaasahan. Amen. Sapagkat ilagat natin ang ating sarili, hallelujah, sa pagtitiwala sa Panginoon. Saan nakaangkla kapatid ang iyong trust? Saan nakaangkla kapatid ang iyong pananampalataya? Saan nakaangkla ang iyong pag-asa sa business? Kapatid, tingnan mo, ang business nawawala. Kahit gaano kayaman ng bansa, kahit gaano kayaman ng tao, pero dahil dumating ang ganitong sitwasyon, nabaliwala ang lahat ng iyon. Pero dahil ikaw ay nakalagat ang iyong pananampalataya sa Diyos, hallelujah, ibabalik ng Diyos ang lahat ng nawawala sa iyo. Hallelujah, amen! Alam po natin, ang mga sitwasyon ngayon ay dala ng demonyo yan. Dala ni Satan yan. O di kaya ito'y kapanahunan upang magkaroon ng katuparan ang mga prophecy noon. Higit natin dapat panghawakan ang pangako ng Diyos. Tingnan niyo po si Daniel, sa Daniel chapter 3, ang kanyang mga kaibigan, chapter 3 verse 10 to 18, tingnan po natin, basahin natin. Inuutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong lipuntong ginto, ang sinumang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. Ano pong kwentong ito? Ito pong kwentong ito, itong mga kaibigan ni Daniel, ito pong hari, ng hari po ng, anong tawag ng bansa? Babylonia, ang hari ng Babylonia, si Haring Nabucodonosor, ay nagtayo po ng isang ribulto. At ang ribultong iyon ay ginawa niyang Diyos para ang mga tao po ay kapag narinig ang tunog ng trompeta, luluhod ang lahat ng tao. Pero dahil ang tatlong ito ay nakalagat ang kanilang pananampalataya hindi sa hari, hindi sa ribulto, kundi nakalagat, naka-angkor, nakatatag, nakabaon ang kanilang pananampalataya sa Diyos, na wala ang takot sa kanilang puso, na wala ang kanilang pangamba sa kanilang puso, bagkos sila po'y nanindigan, sila po ay hindi sumunod sa alituntunan ng ginawa ng bansang ito. At ang sabi po dito, nung ito po ay ginawa sa verse 11, at sino mang hindi sumunod ay iagis sa naglalagablab ng pugon. Kita niyo po ang parusa. Ang parusa ay tatapon sa pugon. Ngunit ano po nangyari? Hindi po sumunod sa utos. Sina Shadrach, Meshach, and Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong libuntong ginto. Nagalit sino? Si Haring Nebuchadnezzar nang marinig ito at ipinatawag niya ang tatlong lalaki. Sinabi niya, Shadrach, Meshach, and Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking Diyos? Sa mga Diyos? Ni sumasamba sa libuntong ginto na aking ipinagawa? 15, inuutos ko sa inyong lumuhod kayo. Kita nyo po, hari mismo. At sumamba sa pinagawa kong ribulto. Sa sandaling, marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipapahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo, may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan?
Sinabi ni Sedak, in Mesa ni Nabed, na yung mahal na hari. Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo, ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Kapatid, ang Diyos na iyong kinilala, si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Iyan ang Diyos na buhay. Iyan ang Diyos na pinaglilingkuran ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Iyan ang Diyos mo ngayon, kapatid. Iyan ang Diyos na magliligtas sa iyo sa anumang COVID, anumang kahirapan, anumang gera, anumang kasakitan, anumang kalungkutan, anumang kawalan. Ang Diyos na iyan ang magliligtas sa inyo, sa ating lahat. Na nang sabi dito, ang Diyos na aming pinaglilingkuran, ang magliligtas sa amin na naglalagablab ng pugulat mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami ililigtas, hindi pa rin kami magliligtas sa inyong mga Diyos. Di sasamba sa libutong ginto na ipinagawa ninyo. Kita natin dito mga kapatid, na hindi nagtagumpay ang hari ito. Sa susunod ng mga talata, ay ililigtas ng Panginoong Jesus ang mga taong ito na sumasampalataya at inilagak ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Amen! Bilang tayo po na narito ngayon, walang imposible sa Diyos. Nothing is impossible dito. And I believe, anuman ang ating kalagayan sa ngayon, kapag nakaangkla at nakalagak ang ating pananampalataya sa Diyos, kapatid, kasama natin itindig si Jesus sa mga hinaharap natin sa buhay. Tulad po ng tatlong ito, kasama nila si Jesus habang sila po ay sa gitna ng apoy. Na sa gitna man tayo ng apoy, hindi tayo masusunod. Na sa ilalim o tayo man nagtatawid sa tubig, hindi tayo maano ang malulunan. Ito lang ang gusto nating makita, mga kapatid na narito ngayon. Dahil ang iyong buhay ay ang iyong pananampalataya ay nasa Panginoong Jesucristo. Nung kinilala mo ang Panginoon bilang Diyos ng iyong buhay, Panginoon ng buhay mo, nakalagat ang iyong pananampalataya at buhay. At dahil po dyan, nakakasiguro ka tulad ni Abraham, ikaw ay mabubuhay, ikaw ay pagpapalain, ikaw ay makakatanggap ng pangako ng Diyos. Kapag tayo po, ang ating buhay ay nakaangkla sa ating Panginoon. Ang ating pag-asa, ang ating pag-asa at pananampalataya ay nakatuon sa katapatan ng Diyos sa ating buhay. At bilang panghuli mga kapatid, tayo na narito ngayon, nais ko po kayong lahat, ay ating pong isipin na ang Diyos na kasama mo ngayon, ikaw man ay nasa bahay, ikaw man ay nasa trabaho, ikaw man ay nasa bukid, ikaw man, saan ka man kapatid, nakasama po namin ngayon, huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Kung si Abraham ay isang matandang lalaki at si Sarah na isang baong ay nakatanggap ng hindi kayang gawin ng isang simple at normal na tao ang mga pagpapala nito, ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Amen? At ikaw man ngayon, maaaring ang isang buhay mo, maaaring isang amang baong sa oras na ito, maaaring ang prayer mo parang baong, maaaring ang iyong pananalig parang walang sinasagot. Tandaan mo, kung si Sarah ay 25 years, sinagot ng Diyos. Hallelujah! Hindi nagiging sinungaling ang Panginoon. Kung hindi nakatuon tayo, ano man, gaano man katagal, tingnan natin kung paano sasagot ang Diyos sa gitna ng iyong paghihintay. Amen! Maghintay tayo kung paano ang Diyos tumigilas. Maghintay tayo kung paano sasagot ang Diyos sa COVID-19 na ito, sa vaccination na gagawin ng mga bansa. Tandaan mo, may sagot ang Diyos dyan. Lagi may sagot ang Diyos para sa iyo at para sa ating lahat. Amen! Kaya lahat na narito ngayon, ikaw ay pinagpala, ikaw ay pinasagana, dahil nakasalalay ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Ulitin ko po, ang ating pananampalataya dapat ay nasa Diyos nakasalalay. Doon tayo dapat umasa. Live in faith. Live in faith. Nabubuhay tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Tayong lahat po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil ikaw ang Diyos ng pag-asa. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng kabutihan. At lahat ng gagawin mo sa amin, bago
Panginoon, mangyari ang mga pangyayari sa aming pong mga paligid. Mayroon ka na, O Diyos, na inihanda para sa amin. Lord, salamat Panginoon, dahil anumang sitwasyon mayroon kami, hindi kami apektado. Kung kami man, Panginoon, ay nakakaranas, ngunit hindi kami malulugmok. Hindi kami mananatili sa kalagayan ito sapagkat may Diyos kami na pinanghahawakan namin ang kanyang pangako. Nakaangkla sa aming puso, nakaangkla sa aming pananampalataya ang kanyang mga pangako. Ngayon din, kapatid, ang bawat isa sa atin na narito ngayon, ikaw man ngayon ay nakikinig at nanonood, nais mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos at ang pananampalatayang nais mo, sumunod ka lamang sa pananangin na ito. Kilalanin mo ang Panginoon sa buhay mo bilang Panginoon tagapagligtas. Sabihin mo, kapatid, Panginoong Jesus, kinikilala kita sa aking buhay na aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Sumasampalataya ako sa iyo, nananalig ako sa iyo, at naniniwala ako sa iyo, sa iyong katapatan, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, na ikaw ang Diyos ang gagawa sa buhay ko. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng mga anak ng Diyos at magaganda pinagpala na tumanggap katulad ni Abraham ng pagpapala na nanampalataya sa Diyos ay nagsabi ng Amen, Amen, and Amen.